check 6 o'clock. Pupunta tayo sa bukid. Opa ni mo. Ay. Ganda ng tubig, guys. Ano paliguan yan dito? Ay. Sana makayanan ko umakyat sa bukid. Pang ilang beses ka na to? Pang apat yan ha? Pang tulo. Ito na guys, yung umpisa paakyat, paahon sa papuntang salvation guys. Grabe guys, hinahalhal na yung dila ko dyan. Pero kakayanin ko na umakyat. Pangalawang paahon na yan guys. Dahan-dahan na ako dyan, pero grabe na yung nararamdaman ko. Grabe na yung hingal ko dyan. Parang iiyak na ako dyan. Tinutulak na lang ako ng asawa ko nyan. Grabe guys yung daan dito guys, pero ang ganda ng view dito. Mabuti pa maaga kami umakyat. Around 6 AM pa lang yun guys, pero grabe na yung init kasi nasa taas yun eh. Grabe, wala ka masasabi dito guys kundi mahalhala yung dila mo dito. Dito pangalawang ahon na yan dito, mas mataas yan dito kaysa sa unang kong videoan kanina. So guys, malapit na yan sa Puting Bato, malapit na sa Tingib yan. Ayan, makikita na yung Tingib. Ayan na siya guys, malapit na tayo, ayan na. Lover nature dito guys, kasi ang daming kahoy, ang daming puno. Pero yun lang guys, ang hirap umakyat dito, wala kalsada dito eh. Daang tao lang talaga dito, at saka mga kalabaw. Ang hirap mamumuhay dito guys. Bakit? Grabe yung paahon. Sakripisyado ka talaga dito pag dito ka nakatira. Mabuti na lang kamo guys, hindi kami nakatira dito. Yung mga tao dito guys, grabe ang tiis nila dito. Dito na lang sila tumatanda. Malayong barangay nito guys, walang kalsada. Grabe guys yung tiis dito ng mga tao. Sana guys, ano guys, mapansin naman ito ng ano guys, no? Ng ating mga nakakatataas. Kasi ang kawawa naman yung nakatira dito eh. Walang kalsada dito guys.
ang tao lang talaga. Pero grabe, tiis na tiis sila dito, titira. Nandito na tayo ay sa puting bato. Ang taas nito guys. Pwede kang sumilong dito. Pag umulan, hindi ka mababasa. Para naka-cover siya dito guys. Pahingaan yan dito. Galing sa taas. Dito na yung ano guys, yung puting bato. Dito sila umiinom. Ayan guys, may tangke dyan. Inuman yan siya guys. Pupunta tayo dyan, huwag mumumog lang ako. Hindi ako iinom kasi pagod ako eh. Ayan, babasain ko lang yung bibig ko kasi na tutuyo na siya. Hindi ako iinom guys kasi pagod ako. Babalik na ako sa taas guys. Palay dito sa bukid guys. Ang tawag dito nagpupugas. Ito naging pupugas nira. Diri ito ha, palayan. Tapos may mga bit niya. Ito siya guys. Palayan sa bukid tawag. At least papano may harvestin din sila. -28 degrees Celsius yung init ngayon kasi maaga pa. Around 7 o'clock pa lang. Naka 1 hour na kami na paglalakad. Malapit na ito guys. Nandito na kami sa lupang pula, pulang lupa. So guys, napakahirap dito tumira. Grabe, Derek, hindi ko kaya. Parang mangyak-ngyak na ako kanina pag umakyat. Pero, pang-apat ko na naakyat ito. Pero parang nanibago ako eh. Suka-suka. O kasi ito sinunog nila. Pauwi na kami guys. Mabilis na yung pagpauwi namin. Pagpapunta, Diyos ko. Alas lahat ng persa ko mauubos. Grabe ngayon ang init guys. Ganda ng shape ng mga bato. Wow!
pababa, hinihingal pa rin ako. Relax na yung paa mo pagpababa. Yan lang. Mabubugbog yung mga laman mo. Hello guys. Pauwi na kami ngayon. Camera yung cellphone ko. Kailangan ko iikot. Yun na guys. Doon na kami pababa. Natutuyo na yung bibig ko. Wala kasi kami na ng tubig. Madulas pa yung sapatos ko. Hindi ka makapit yung spike. Ito. Sakit na naman pa ako. Pwersa. Pero in fairness, natanggal yung sakit ng dibdib ko. Kailangan lang pala exercise. Nandito na tayo sa pinakamataas na parte ng paahon. Pero ngayon, pababa tayo. Ito yung pinakamataas parte dito. Ito man. Hinay lang tayo guys. Baka tayo magdulas. Grabe. Tayong tayo katito talaga oh. Kung mataba ka dito, huwag ka nang sumubok umakyat dito guys, kasi hindi mo kaya. Ako pang apat na beses ko natupakyat, pero grabe
pero hindi ko pa rin kaya. Pero kailangan eh. So ayan guys, malapit na kami dito sa bahay namin. Doon sa kabila pa lang yan. Tinulungan ko na rin yung asawa ko pagbitbit ng napakabigat na dalahin namin. Pero nag-extra lang ako dyan guys kasi ang bigat naman. Ganyan talaga guys. Kailangan tayo magsipag para kay Judith. Sa mga Judith dyan. Kailangan ko din kaya-kaya guys mag-exercise. Paminsan-minsan. Minsan lang yan guys. Kaya nag-extra na ako dyan sa asawa ko sa pagbibit-bit kasi sobrang bigat niyan. Sobrang bigat yan guys. Tingnan nyo, dinadaanan namin guys. May mga tubig yan dyan pero hindi siya abot ng tubig kasi mainit ngayon. Yan guys, may mga girls kaming dinaanan. Tinitiis ko na lang yan guys kasi ang bigat niyan. Kasi kawawa naman yung asawa ko. Kaya tinulungan ko na lang siya. Kahit extra lang siya. O ayan guys. Nabibigatan na naman ako guys. Kaya kinuha na naman niya. So ayan na. Siya naliwat ang nagbibit-bit.